mga kapwa Pilipino at sa mga nagsimula pang mag-upit, ito ang channel na Such TV. Gumagawa ako ng mga barber tutorial at kakaibang tricks at technique na aking nalalaman at isishare ko sa inyo. Hello, welcome to my channel, ang Such TV. Kumusta mga katrupa? Sinsya na medyo natagalan ako sa pag-upload ng video kasi may mga paagay akong importante na si kaso. Ngayon, ang bitsyong ipapakita ko sa inyo. Oh no! Siyam na bagay. Bago ang lahat, ito ang panganim kong video. Ang unang ginawa kong video, ang buhay mahirap at tagumpay na barbero. At ang pangalawa, paano magsimula manggupit. At ang pangatlong ginawa kong video, ano ang mga kailangang gamit panggupit. Pangapat, paano ihanda ang gunting bago gamitin. Panglima, paano ihanda ang razor ng settings. Ito ang panganim kong video na ano ang mga bagay nga dapat gawin bago gupitan. At pagkatapos nun, ang siyam na aral at mayroon pang iba na bonus hanggang sa matapos. Ang video na ito, naglalaman ng actual magpapakita ko sa inyo. Una, paghawak ng razor na may guide. Pangalawa, tamang paghawak ng labaha. Pangatlo, tamang tindig habang nagugupit or naglalabaha. Pangapat, maling posisyon, paglalabaha o paggugupit. Panglima, pagpasok ng blade sa labaha at pagbalik. Panganim, paghawak ng labaha ng kaliwa at kanan. Pito, paghawak ng customer. Pangwalo, pagguguhit. Pangsiyam, paglilinis. Kaya, tara na! Let's go! Oh wow! Ang galing lumipad ng agila ko. Nagol pa. Suds TV. Like, subscribe, notification bell. Parang nagulat ka pare. Mag-smile. Pagpagan. Nailiyab. Kumuha ng tisyo. Ipako sa leeg. Tapos, ipit. Kailangan nakatali ang ipit sa kilid. Oh, anong tinitingin mo sir? Eyes to the board. Panda rin ang ceiling fan. Mga helicopter sa itaas. At ang ilaw pasigahin. Then magmas. Mag-alcohol. And then ito. Number 2 to ha. Kahit anong guide pwede. Tingnan mong kamay ko. Nasa gilid ng ulo. Hindi naka lapat lahat. Pagaan lang. Pagaanan mo lang yung customer ang ulo. Kasi ano eh. Mabigat pang dinadala niya. Pabibigatan mo pa. And then. Uno. Tawad mong number 1 guide. Tapos. Tingnan mong sa ilalim. Ganito. Yung daliri mo naka. Ano. Nakaipit sa kanya. Sa guide. Tapos itong isang anggulo, tingnan mo. Ayan. And then, yung daliri mo kailangan nakaano sa guide kasi pag maluwang na mahulog yan, pahak ang labas. Kumuti. Yung tindig, kailangan matuwid. Huwag masyadong bilisan, baka masaktan ang customer. Pinaforward ko lang yan kasi ano, para madali. Ayan. Yung kamay, palaging tandaan na hindi mabigat kasi ano, umiinit yung ulo niya. Para namang disinte ang kalalabasan. Brasan mo habang tinapos mo ang unang step or pangalawang step. Linisan. Tapos isprihan ng tubig. Huwag isprihan ng tainga baka mapasok ang tubig sa loob ng tainga. Ganito. Pag nakakulob yung labaha, ganito. Ang kalingking tingnan mo. Ayan. Diyan si babaw. Tapos ito position. Tandaan lang pare, kasi madulas. Ayan. Kapag kaliwa ang ginamit, yan. Pwedeng, ano, bumila ka. Basta ikaw, huwag yung mako. Yun ang mali. Ayan. Depende sa iyo kung anong posisyon mo, basta huwag ka lang yumuko para namang disintitingnan kasi
pag nakayoko ka palagi, iba na kalalabasan yan. Oh. Ipapakita ko sa iyo mamaya kung paano gamitin, anong mga posisyon. Kapag ganyan ang posisyon mo, hindi magtatagal, sumasakit yung baywang mo. Oh, tingnan mo. Oh, ayan. Kasi halos buong isang tao ginupitan mo, ganyan ang posisyon mo. Oh, pwedeng bumilang kunti tapos pikuin ang isang tuhod. May stretch sa kabila, depende sa iyo kung anong posisyon mo. Basta huwag ka lang yung muko. Yan, kapag kanan ang ginamit yan, ipapakita ko niyo ko sa iyo sa huli. Sa unahan. Tingnan mo lang palagi kung anong mga posisyon. Kasi itong posisyon ko, pwede mo itong gayahin. Mangyayari lang yon kapag masyadong mababa ang customer. Baka masugatan ha, bilis mo. Ayan, kapag kaliwa ang ginamit, ayan, trapuhan. Kapag medyo hindi na matalas, baliktarin mo ang blade. Ito ang pagtanggal, itulak sa punuan. Tapos may dalawang, ano yan, dyan ipaslak mo, isangit. Ano yan sa Tagalog? O yan, o nagpasok ulit o. Tapos ang punuan niya, pinutulan ko kasi ano, sa gabal. So pagbalik ng blade, ganito, dorko. Ayan. Ito, nakahayang siya. Nakahiga. Baliktarin mo. Ayan. Kapag hindi na matalas, ganyan. Ayan. Pwede mo baliktarin. Katapos ng dalawa o tatlong ulo, depende kung di na ka masyadong matalas. Tingnan mo yung puno, pinutulan ko. Kasi, ano, mahirapan ako. Para sa akin lang yan, ha. Gamitin mo ang dalawa, ituturo mo si baba or sa kahit anong posisyon. Basta pangkontra yan, oh. Para sa ayan, pag nakahiga ang labaha. Ganon. Ayusin mo pagpakurbada, pagpaliko, parang maganda tingnan. Tingnan mong mabuti ang mga kamay ko, mga daliri, at saka pagpasa sa kabila. Kailangan pag-aralan mo agad kapag nagsimula ka pa lang na dalawang kamay ang gamitin, kaliwa at kanan, para hindi masyadong matagal o mahirapan. Para madali yung paglalabaha, pag-aahit. Medyo madilim kasi wala pa tayong ilaw. Pag nakabili na tayo, lumiwanag yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan, kiskisin. Medyo ipahiga ng kunti ang blade. Baka masugatan. Tapos babalikan yan ng zero para malinis. Tingnan. Ito. O, tingnan mo. O. O, pinasa ko sa kaliwa. Pinuforward ko lang to, pero tingnan mo. Kanan naman. Huwag tapakan na yung mata niya, baka hindi niya makita ang katotohanan. Sa kaliwa naman. Tapos yung tinuturo ko, tingnan mo. Pag-aralan mong mabuti. Tapos ganon, tikuin mong tahinga niya. Kahit anong posisyon, basta kaliwat kanan. Ayan. Ang importante dito, pare, yung salubungin mo ang buhok, yung hairline. Huwag masyadong i-ano sa hairline niya kasi mapapangit tingnan. Kailangan matuwid. Yung kamay ko nakapatong dalawang daliri.
Tapos kapag nagpaguhit siya, kailangan magkaintindihan kayo kung anong klaseng guhit. I-baglis, i-ano mong clipper resort, spray hat, tapos blade. Yung hituturo ko na kanan, yung nakaguide sa labaha. Huwag masyadong lakasan pagtulak, baka masugatan. Kasi nasugatan na ang puso niya, sinusugatan mo pa. Itong labaha ko, gold yan, bago yan. Sa susunod kong vlog, yun ang ano, ipapaintindi ko kung saan ko binili at paano gamitin. Kasi ako rin nahihirapan paggamit yan kasi bago pa yan. Linisin mabuti ang guhit. Kung maaari, walang ano, ball. Ayan. Basic lang to, pero pag maraming guhit na, marami ka rin matutunan. Pwede rin dalawang kamay, kaliwa't kanan. Pulbusan, linisan. Tandahan. Alkoholan siya. Pwedeng i-massage, pwedeng hindi, depende sa'yo. Pwede ka rin mag-mask, pwedeng hindi. Pero mas maganda may mask ka palagi. Pero pag mahirapan kang huminga, awag na lang. Kasi masyadong umiinit at mainit ang panahon. Pag may mga medyo hindi masyadong maganda, balik-balikan mo, i-atras mo ng kunti. 0.5. Pulbusan, brasan, pamagpag at saka bras ng mga pinong buhok. Linisin mong mabuti. Ayan, binalikan ko. Kasi hindi masyadong nakaano. Kailangan hindi masyadong biglang umitim ang gupit niya. Para malinis tingnan. Ayan. O, may mga maliliit na mga balahibo, kiskisin mo, huwag masyadong takasan pagka masugatan. Tapos, itong tenga at sa gilid ng tenga, linisan mo ng tisyo. And then, okay. Tapos, sa pagbayad niya, kailangan kung ano ang rate mo, yun lang ang sisingilin mo. Huwag kang sumingil ng lagpas. Tsaka huwag kalimutang magpasalamat. May tipa. Salamat, sir. Yeah!